Matapos lumusot sa bicameral conference committee, pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan upang maging ganap na batas ang panukalang magpapalawig sa validity ng driver's license ng 5 taon. May ulat si Ria Fernandez. Lusot na sa bicameral conference committee ang panukalang magpapalawig sa driver's license validity isang araw bago ang session break. Oras na lagdahan ng Pangulo bilang batas ang kasalukuyan 3 taong validity ng mga professional at non-professional license ay magiging 5 taon na. Pero pwede ring mapalawig pa sa 10 taon ang lisensya ng mga responsableng tsuper. Ang mag-asawang sina Senador Ralph Recto at Batangas Representative Vilma Santos Recto, kapwa may akda ng magkahiwalay na bersyon ng panukala sa Senado at Kamara de Representantes, sinabing malaking ginhawa ito para sa mga driver. At malaking maitutulong nito sa mga drivers natin generally. So, can you imagine mga 3 million a year or more ang nag-apply for a driver's license? So ngayon, hindi na every 3 years. 5 years, hanggang 10 taon pa. And then, of course, we limited whatever fees that the government can charge hanggang direct cost lang. Maliban sa mga ito, magiging online na rin ang license application. Sa naturang online portal din, makikita kung mayroon o walang violation na magiging basehan ng renewal. Mabigat na parusa naman ang nag-aabang sa mga mamimeke ng lisensya at mandadaya sa exam. 20,000 pesos na multa at 2-year ban sa pagkuha ng lisensya ang mga mauhuling aplikante. 4 taon namang suspendido ang lisensya ng driver sakaling mamatay o masugatan o mabaliw ang biktima ng aksidente dahilan para hindi na ito makapagtrabaho. And we want to weed out the roads of drivers who are not qualified. So parang talagang everybody will be very careful about their driving style and habits para automatic yung kanilang renewal ng another 5 years. Kinilala na ng Philippine National Police ang nag-iisang gunman na nagpakamatay matapos maghasik ng kaguluhan sa Resorts World Manila. Ayon sa pulisya, base sa background ng suspect, malaki ang posibilidad na robbery at hindi terorismo ang motibo ng salarin. Ang karagdagang detalye mula kay Lala Babilonia Live. Lala? Dayan, isang dating kawani ng Department of Finance ang natukoy na sospek sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila. Baon pala sa milyong-milyong utang ang lone gunman na si Jesse Carlos, kaya dahil sa pagkakalulong nito sa sugal. Yan ang nakikitang dahilan ng pulisya sa ginawang panunog ni Carlos na ikinasawi ng 38 individual. Sa mga taong malalapit sa kanya, Dayan, kilala itong si Carlos bilang tahimik at wala raw itong ipinakitang sinyales ng pagiging bayolente noong siya ay nabubuhay pa. Ang tanging naging problema lang ng kanyang pamilya ay ang pagkululong niya nga sa sugal. 4 milyong piso ang utang ni Carlos sa bangko at bukod dyan, meron pa siyang mga non-bank related accounts or non-bank related debts. Dahil dyan, napilitan siya noon na ibenta ang kanyang Ford Ranger at iba pang mga ari-arian. Nasibak sa Department of Finance noon si Carlos dahil nagkaroon ito ng issue sa SALN. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde, itinuturing na nilang case closed ang nangyaring trahedya sa Resorts World. Aniya, sana ay magsilbi na rin itong closure. Bukod sa pamilya na nga ni Carlos, sana ay magsilbi na rin itong closure sa publiko. At nananawagan si Albayalde na huwag nang magkalat ang mga netizens na mga mali-maling impormasyon sa social media. Binigyan din kasi ni Albayalde na malinaw na hindi act of terrorism ang nangyaring pag-atake. At yan muna, Dayan, ang pinakahuling balita tukos sa nangyaring trahedya nga sa Resorts World Manila para sa bayan, Lala Babilonia. Nagpapatuloy operasyon ng pamahalaan sa Marawi City para tuluyan ang maubos ang teroristang grupong Maute. At ayon sa Armed Forces of the Philippines, meron silang sapat na kagamitan para labanan ang terorismo sa lungsod. Rocky Ignacio sa detalye. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling malakas ang puwersa ng pamahalaan at may sapat na kagamitan para labanan ng terorismo sa Marawi City. Sinabi ito ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla sa idinaos ng Mindanao Hour kasunod ng patuloy ang operasyon laban sa Maute Group sa pamumuno ni Isnelon Hapilon. Your armed forces will never run out of ammunition, my dear. We have the general arsenal to keep on producing, and even if they want to keep this fight up to the end of this month or this week or whatever, we are determined to take care of all these forces that have brought and disturbed the peace, brought violence and disturbed the peace
to the peace-loving community of Marawi. So, katulad nga po ng sabi ko sa huling parte ng report natin kanina, kami po ay nananawagan na sana these armed bandits will come to their senses, surrender, or face the dire consequences of military action. And that means sure death. Patuloy rin anyang airstrike para matamo ang target at tapusin ang krisis sa lalong madaling panahon. No, we are not. The incident that occurred the other day involved a particular aircraft, and this will be the subject of the Board of Inquiry. The aircraft and the crew involved have all been pulled out and are administratively back in their headquarters for debriefing as well as counseling. You know, the worst scenario that can be likened to the worst nightmare for every pilot who tries to assist his fellow uniform services on the ground is to have a case or an incident like this. So we need to assist and help our personnel overcome this. Buo na rin ang peace corridor na pinabuo ni Pangulong Rodrigo Duterte para magdala ng agarang tulong sa mga biktima, particular na sa mga naiipit pa rin sa lugar ng bakbakan. I am pleased to announce today the peace corridor has been set up by a composite team of the AFP, PNP, and MILF, who are, as we speak, traveling from Malabang to Marawi to set up the Joint Coordinating Monitoring and Assistance Center, or JCMAC. There will be two centers, one in Marawi and one in Malabang, and a mobile center plying the corridor. More than 300 trained members of the Joint Peace and Security Teams are being deployed throughout the length of the corridor and will be augmented as the need arises. The government and the MILF peace panels are supervising the peace corridor. Naging emotional naman si Padilla sa pagpapahatid ng pakikiramay sa mga sundalong nasawi. Yung komento po ng isang ginang kagabi sa isang interview ng inyong kaibigan na kapwa media, nagdala po ng konting consolation sa lahat ng ating mga kasundaluhan, pati na sa mga tao naging involved. Similarly, there were postings in Facebook that tried to bring and communicate their support to the soldiers. And we thank the public for this. It's very hard. During these times, we become very emotional. Thank you. Para sa bayan, Rocky Ignacio. Nagpapatuloy pa rin ang airstrikes ng AFP para maubos na ang teroristang grupo ng Malte. Ngayon din matatapos ang ibinigay na deadline ni Pangulong Duterte na tapusin na ang bakbakan sa Marawi City. May live report si Jervis Manahan mula sa Marawi City. Jervis? Princess, eksakto 2 linggo na mula nang magsimula ang bakbakan dito sa Marawi City, pero nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na ito yung mga airstrikes dito sa lungsod. Kani-kanina lamang ay nakakita tayo ng makakapal at maiitim na usok mula sa tinatayuan natin dito sa provincial capital ng Lanao del Sur. Ayon sa CDRRMO nila, ang tinamaan ngayong araw ay yung kanilang wet market at isang area na malapit sa Mapandi Bridge. Halos wala na rin tigil ang sniper fire dito sa Marawi City. Hindi tayo nakakapasok sa loob ng o sa sentro ng Marawi City at tinatanaw lang natin ito mula sa isang ligtas na lugar. Pero ayon sa ating mga nakausap ay matindi na ang damage sa loob ng syudad. Nagbagsakan na ang mga poste at nasunog na rin ang mga madrasa o yung mga Arabic schools doon sa loob ng Marawi City. Princess, nung Sabado, sinabi ni Pangulong Duterte na binibigyan niya ang AFP ng 3 araw para tapusin na ang bakbakan. Pero nakikita naman natin na nasa 3rd day na tayo ngayon at hindi naman talaga madali yung ginagawa ng ating mga sundalo. Sabi nga ni Lieutenant General Carlito Galvez sa isang press conference, mga buildings para makapag-move sila doon sa combat area. Sa ngayon naman ay nagsasagawa ng press conference ang Provincial Crisis Management Committee. Una ay humihingi sila ng tulong sa pag-stabilize ng presyo ng mga bilihin. Mula daw kasi sa 2,000 pesos, ang isang sako ng bigas dito ay nasa 5,000 pesos na. Naghahanda rin daw ang committee sa 2 pwedeng gawin ng Maute. Ngayong tumitindi na ang bakbakan ay pwede daw sila na mag-slip out of the military cordon o tumakas mula doon sa lugar
o possible din daw na magsagawa ng diversionary tactics yung kanilang mga sympathizers sa ibang mga bayan dito. Kaya naman ang gagawin daw nila ay makipag-meeting sila sa mga mayors para matiyak na walang pag-ataking mangyayari sa mga kalapit na bayan. Sa ngayon, Princess, tinataya nila na nasa 1,400 hanggang 1,700 na lamang yung mga sibilyan na natitira sa loob ng Marawi City. Yan muna ang latest mula dito sa Marawi City, Princess. Maraming salamat, Jervis Manahan. Umabot na sa 400 tauhan ng Philippine Marines ang ipinadala sa lungsod ng Marawi. Layon itong magsagawa ng mopping up operations sa lungsod at pulbusin ang teroristang Maute Group. Alas 3 sa madaling araw nang umalis sa Villamor Air Base sa Pasay City ang 7th Philippine Marine Battalion na nagtapos na kanilang retraining course. Target ng mga Marines na pasukin ang tatlong barangay na hawak ngayon ng Maute Group.